Nakahanda ka na ba upang makinig kay Pastor Noel Murandarte, ministeryo at gawain ng Glory Tabernacle Prayerline Live? Ito ay pinahintulutan ng Espiritu Santo. Salamat sa iyong pagdating upang makinig kay Pastor Noel Murandarte. Ihahatid niya sa iyo ang banal na salita ng Diyos ng buong katotohanan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Umanda ka sa iyong pakikinig kung ano ang ipapahiwatig ng Espiritu Santo at maging maingat sa iyong pakikinig sa katuruan ng banal na salita at isagawa mo sa sarili ang iyong narinig. Pagpalain ka ng ating Diyos. Magkaroon ka ng masagana at magandang gabi. Makinig ng mataimtim sa mga sinasabi sa gabing ito tungkol sa salita ng Diyos. Thank you.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod na paanyaya sa inyo dito sa ating pagpapagaling at pagpapalaya ng mga panalangin sa pamamagitan ng telepono. Ito po ang Glory Tabernacle Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Tayo po ay broadcasted globally sa gabing ito. At bago ko po tawagin ang ating pastor na si Pastor Noel, tinatawagan ko si Sister Lila na magbukas ng panalangin. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon Diyos. Ama, marami pong salamat sa gabing ito na muli ko ninyo kaming pagtitipon-tipunin sa pamamagitan ng prayer line. Itinataas po namin sa inyo si Pastor Noel na siya magbabahagi ng inyong mga salita sa gabi ito. Basan po Panginoon, si Pastor Noel ay lahat po nang dadalo sa gabi ito sa prayer line. Pagkalooban niyo po kami ng malinis na puso at kaisipan na nakahandang tumanggap sa inyong mga banal na salita. Ito po ang aming panalangin. Binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan po ni Jesus, Panginoon Diyos namin at ikapagligtas kaysa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Salamat, Sister Lila. Pastor Noel. Magandang gabi po sa inyong lahat, Pastora Marina. Magandang gabi man. Evening po. Ganun din po sa mga kamanggagawa po natin sa Panginoon dito po sa prayer line. At binabati po natin muli ang ating pong mga tagapakinig at si Bishop Mel Malto at gayon din po ang ating pong mga kasama sa Consuming Fire Radio Ministry. Tayo po ay dadako sa salita ng ating Panginoon. Ang ating pong pag-uusapan sa gabing ito ay patungkol sa pananalangin sa mga tagapaglingkod ng salita ng Diyos. Ang pananalangin patungkol sa tagapaglingkod ng salita ng Diyos. Dito po sa aklat ng Kolosas, ika-apat na kabanata, sa may huling bahagi po ng liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, ay binanggit po niya rito sa ikalawang talata ng Kolosas, ika-apat na kabanata, manatili kayong palagi sa pananalangin na kayo'y mga tuyat na may pagpapasalamat. Makikita po natin dito na si Apostol Pablo na unawaan po niya ang sistema ng Diyos na kanya pong ibinibigay sa mga tunay na mga mananampalataya patungkol sa pananalangin. Ang sistema po na ito ay isang bagay na dapat natural na umiiral sa buhay ng mananampalataya. Ito ay hindi isang formula. Ito po ay hindi po isang mechanical na bagay na ginagawa ng mananampalataya dahil sa kanya ay inutos ito. Kundi ito po ay isa pong estilo ng pamumuhay na dala-dala na ng mananampalataya kahit saan siya magpunta. Ito ay walang iba kundi ang pananatili nila palagi sa pananalangin. Ang ibig po sabihin ito, mga kapatid, ay ang kanila pong mga puso at ang kanilang mga kaluluwa ay tunay na walang patid na nakikipag-ugnayan sa atin pong Panginoon. Ito po ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na tumatahan sa puso ng bawat tunay na anak ng Diyos. Na sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, kahit na ano po ang ginagawa ng mga mananampalataya, ay ang kanyang puso ay hindi po napuputol sa pakikipag-ugnayan sa atin pong Panginoong Jesus. At ito po ay nagagawa lamang dahil ang isang tao
o ang isang Kristiyano ay tunay na isinilang na maguli. Nagkaroon siya ng panibagong puso at nagkaroon siya ng bagong espiritu, at ang espiritu ng Diyos ay tunay na tumahan sa kanyang pagkataong loob. At dahil siya ay isang bagong nilalang na tunay na isinilang sa espiritu at tunay na isa ng mamamayan ng langit, ay mag-iiba, nagkaroon siya ng kakaibang uri ng pamumuhay sa kanyang loob. Siya ay nagkaroon ng makalangit na pamumuhay, kung kaya naman ang kanyang puso na tunay na bago na binigay ng Diyos ay mayroon na itong pagnanasa at abilidad na lumapit sa Diyos ng may kagalakan at panatili sa pakikipagkumunyon sa Kanya. Kaya nga po, ito ang sinimula ni Apostol Pablo bago po siya bago po niya binanggit itong isa sa mga napakahalagang bagay na dapat idinadalangin ng mga mananampalataya. Ang sabi pa ni Apostol Pablo, ang sabi niya ay manatili kayong palagi sa pananalangin na kayo'y magpuyat. Ibig po sabihin doon, mga kapatid, ay ang mga mananampalataya ay manatiling gising. Hindi po ibig sabihin na physically speaking ay laging nagpupuyat dapat ang mananampalataya, although may mga pagkakataon talaga sa kanyang buhay that he stays up late upang siya po ay magmuni-muni, manalangin, o kaya naman ay maglingkod sa ating Panginoon. Subalit, ang pinaka-esensya itong salitang ito ay siya ay manatiling gising. Magkaroon siya ng tunay na gising na diwa, gising na kaisipan, gising na kamalayan sa ating Panginoon. Kaya nga po ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo sa kanyang mga alagad na sila po ay tunay na dapat laging manalangin at laging maging mapagbantay upang sila ay huwag pumasok sa tukso. Kaya in the same essence, si Apostle Pablo ay sinasabi ito sa mga taga-Colossas na sila ay magpuyat. Ibig sabihin ay panatilihin nila na nagbabantay ang kanila pong mga puso sa anumang bagay na una, iuutos ng ating Panginoon patungkol sa kalooban ng Diyos, patungkol sa nais sabihin o ipagawa ng ating Panginoon, at ikalawa, sa anumang bagay na nais gawin ng kaaway, mga pakana ng kaaway, mga bagay na gustong isagawa ng kaaway upang sila ay lansingin, upang sila ay tunay na dinlangin, huwag silang tutulog-tulog sa mga bagay na ito. Sila ay kinakailangan maging gising. At ang sabi nga ni Apostol Pablo patungkol sa pananalangin na palagi na may pagpupuyat ay gawin ito ng may pagpapasalamat. Ibig sabihin ang tunay na pananalangin na espiritual na mula sa ating Panginoon, ito ay kailanman hindi isang bagay na pabigat sa isang manggagawa ng ating Panginoon. Ito ay ginagawa ng may kagalakan. Bagamat ang pananalangin sa ating Panginoon ay meron pong feature ng pakikipagbaka, mga kapatid, hindi ito isang laro-laro na o biro-biroan na bagay, kundi ito ay pumapasok din sa larangan ng pakikipagbaka o spiritual warfare, ay gagawin ito ng mananampalataya o manggagawa ng ating Panginoon nang hindi po napipilitan at nabibigatan at nauubliga lamang. Subalit ito ay kanyang gagawin nang meron pong buong kaganakan ang puso sa ating Panginoon. Kaya nga po, the joy of the Holy Spirit ang dapat umiira sa buhay ng isang tagapananangin ng ating pong Panginoon. At dito nga ay binanggit din ni Apostle Pablo na
isa sa mga napakahalagang ipapanalangin dapat ng mga mananampalataya ay walang iba kundi ang mga tagapaglingkod ng mga salita ng Diyos, ang mga tagapangaral ng salita ng Diyos, ang mga tagapagturo, ang mga tagapagbahagi ng salita ng Diyos, particular na ang Ebanghelyo ni Kristo. Ang sabi niya po sa talatang 3, Kolosas 4 na kabanata, na tuloy idalangin din ninyo kami, mga kapatid. At tinutukoy dito ni Apostol Pablo, walang iba kundi ang kanilang mga sarili, ang mga apostol, ang kasamahan nilang mga naglilingkod sa ating Panginoon, ang mga nagpapagal sa ating Panginoon Jesucristo, ang mga nagsisikap dito sa gawain sa kaharian ng Diyos. Tinutukoy rito ni Apostol Pablo na sila ay ipanalangin ng mga kapatiran dito po sa Kolosa. At ganito rin naman ang dapat po nating tandaan sa tuwing tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon, nawa ay huwag po natin kalilimutan na ilapit sa ating Panginoon, idalangin ng seryoso ang mga naglilingkod sa ating pong Panginoon, ang mga tagapaglingkod ng kanyang salita, ang mga tagapangaral. Naalala po natin nung Apostol Pedro ay tunay na binalikan ng ating Panginoong Jesus pagkatapos po siyang mabuhay na maguli at pinalakas siya at ipinanauli ang kanyang pananampalataya at pag-ibig, mga kapatid, ay binigyan siya ng tagubili ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo ay tunay na si Apostol Pedro ay dapat niyang pakainin ang kanyang mga kordero, pakainin ang kanyang mga tupa at pangalagaan sila. Kaya nga po, sa lahat po ng mga naglilingkod sa ating Panginoon, ito man ay tayo man po ay nagpapastor, tayo man po ay nag-exhort ng salita ng Diyos, tayo man po ay ebanghelista, tayo man po ay tunay na nagtuturo ng salita ng ating Panginoon, ay dapat ialalahanin po natin ang mga lingkod ng Diyos na ito. At ang lahat na po ng naglilingkod sa ating Panginoon. But to be very exact, sa gabi pong ito ay ito po ang binibigyang diin ng ating Panginoon sa ating pong pananalangin, mga kapatid, ang mga nagtagapaglingkod ng kanya pong salita. Sabi po ni Apostle Pablo na tuloy, idalangin din niyo kami na buksan sa amin ng Diyos ang pinto sa salita. Ito po ay kasama doon sa pananatili sa panalangin ng mga mananampalataya, kasama po sa kanilang pagpupuyat, kasama po sa kanila pong pananalangin na may pagpapasalamat, na bukod pa doon sa mga taong naglilingkod sa Diyos, ay tunay na ipanalangin ng mga mananampalataya na kumilos ang ating Panginoon on behalf ng kanyang mga lingkod, na siya kumakbang na ang kamay ng Diyos ay kanyang iunat, na ang Diyos mismo ang siyang gumawa ng ano po, ng pagbubukas ng pinto sa salita. Tandaan po natin ang salita ng Diyos o ang Ebanghelyo na ipangangaral ay walang iba kundi sa Diyos. Ang mga lingkod na ito na ating pong pinapanalangin ay tinawag ng Diyos at tunay na biniyayaan ng ating Panginoon ang kanyang mga kaloob at tunay na ang Diyos mismo ang siyang nagpabanal sa kanila. Kung kaya naman ang pintuan na bubuksan para sa salita, ang Diyos din ang magbubukas dito, mga kapatid. Dito ay buong pagpapakumbaba na sinabi ni Apostol Pablo sa hindi po sa isang direktang pamamaraan kundi sa isang pamamaraan na kung saan makikita natin na hindi ang mga lingkod ng Diyos ang tunay na nagbubukas
ng pinto sa Ebanghelyo. Hindi ang mga tinawag ng Diyos, hindi ang mga tao ang tunay na mayroong pong kapangyarihan na buksan ang mga nakasarang pinto para sa salita ng Diyos, kundi ang sabi po rito na meron pong nagbubukas para sa mga lingkod ng Diyos sa pinto, sa salita ng ating Panginoon. Ito ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Diyos mismo. Ang ating Panginoong Diyos, ang Diyos ng kaligtasan. Siya ang nagbubukas ng mga oportunidad upang ang kanyang dakilang salita ay maipangaral. Ang ating pong Panginoong Diyos din ang tunay na nagbibigay ng bagong puso. Siya ang nagbibigay ng bagong espiritu. Siya ang nagsusugo ng kanyang espiritu, mga kapatid, at naglalagay nito sa mga taong kanyang inililigtas. Kung kaya siya rin, mga kapatid, ang may karapatan, at siya lamang ang may kapangyarihang magbukas ng pintuan para sa kanyang salita. Kaya nga po, sa ating pong pananalangin, mga kapatid, bagamat tayo ay pinagkalooban ng otoridad ng ating Panginoon, ay kailangan kilala natin na ang ating Diyos ay kataasang sa Kanya tayo dapat magsusumamo. Sa Kanya po tayo dapat hihingi ng awa at biyaya upang ang Kanyang kamay ay tunay na Kanyang ikilos at ang Kanyang kapangyarihan ang tunay niyang pairalin upang ang salita ng Diyos ay tunay na mapagbuksan sa mga lugar na kung saan sarado. Ang mga lugar na ito ay sarado. Ang mga puso na ito ay sarado. Sapagkat ito ay dahil sa gawa ng kadiliman. Ito po ay dahil sa kapangyarihan ni Satanas at ng kanya pong mga hukbo. Ito po ay dahil sa kapangyarihan ng kasalanan at sa larangan po ng kadiliman at kamatayan, mga kapatid. Hindi po kayang buksan ng tao ang mga bagay na ito. Hindi po, wala po sa tao, mga kapatid, wala sa kapangyarihan ng tao ang pagpapagot ng mga panikala, kundi ang ating pong Panginoong Diyos naman. It is by the anointing that the bandage is broken. It is by the anointing of the Holy Spirit. Ito ay dahil sa kapangyarihan ng Espiritu na ang mga ang mga saradong lugar ay bubukas. Ito ay dahil sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na ang mga pusong bato ay tunay na magkakaroon ng pagbabago. At ito ay dahil sa Espiritu ng Diyos kung kaya ang salita ng ating Panginoon ay makapapasok sa mga lugar na isinara ng kasalanan at ng kamatayan. At ang isa pa pong dapat ipanalangin ay hindi lamang ang pagbubukas ng pagbubukas ng pinto sa salita ng ating Panginoon, kundi ang pagkakaloob din ng kapangyarihan sa mga lingkod ng Diyos upang salitain nila ang hiwaga ni Kristo. Ito ang sabi ng talatang 3, na tuloy idalangin din ninyo kami na buksan sa amin ang pinto sa salita upang aming salitain ang hiwaga ni Kristo. Tiyan po natin yan, mga kapatid. Hindi po sapat na huminto tayo sa pananalangin hanggang doon lamang sa pagbubukas ng pinto para sa salita ng Diyos. Dapat idalangin din po natin, mga kapatid, na ang kapangyarihan ng Diyos ay tunay na umiral sa kanyang sa mga tagapaglingkod ng kanyang salita upang ang mga tagapaglingkod ng kanyang salita ay magsalita at salitain po nila ang hiwaga ni Kristo, mga kapatid. Kailangan ng mga lingkod ng Diyos, kailangan ng mga tagapagsalita,
kailangan po ng mga tagapaglingkod ng salita ng ating Panginoon ang kapangyarihan ng Diyos. Kailangan po nila ang karunungan ng Diyos. Kailangan po nila ang patnubay ng Diyos. Kailangan po nila ang kapangyarihan, ang pagpapahid ng langis ng Espiritu ng Diyos. Upang ang hiwaga ni Kristo ay kanila pong salitain. Alam niyo po mga kapatid, sa ganang atin, sa kabila po ng atin pong mga natapos, mga pag-aralan, sa kabila po ng ating pong mga pagbabasa at pagpapagal sa pag-aaral, ay walang kasing ganda na ang sa atin, mga kapatid, ay walang iba kung hindi ang gabay ng Diyos, ang karunungan mula sa sangkalangitan. At salamat sa ating Panginoon sapagkat ginagamit niya rin ang mga bagay na ating pong mga sinasaliksi, pinag-aaralan, ating pong mga binabasa. Subalit, kung wala ang Espiritu ng ating Panginoon, kung hindi tayo isasamahan at lalakipan ng kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, ay hindi ito, ang ating pangaral, ay hindi po ito magbabahagi ng espiritual na buhay ng Diyos. Tayo ay maiiwanan lamang na nagpapagal sa ating sariling pagpapaliwanag. At tandaan po natin na ang ating pong ihahayag ay walang iba kundi si Kristo. At hindi lamang po basta ito ay paghahayag patungkol kay Kristo, kundi ito ay paghahayag patungkol sa hiwaga ni Kristo. Ang hiwaga ni Kristo. Na hindi po natin ito malalaman kung hindi po ito sang-ayon sa kapahayagan ng Diyos. Kung hindi po ito sang-ayon sa pagbibigay ng liwanag ng Diyos sa ating pong mga puso. Hindi po natin kayang ihayag ang anumang hiwaga patungkol kay Kristo, mga kapatid, kung tayo po ay sasalalay lamang sa ating pong sariling karunungan at sa sarili pong pagpapaliwanag ng salita ng ating pong Panginoon. Ang ating pong Panginoong Jesucristo ay kinakailangang makilala po natin sang-ayon po sa liwanag na pinagkakaloob ng Espiritu ng Diyos dito po sa salita ng ating Panginoon. Katulad nga ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, ng Espiritu ng Katotohanan ay papatnubayan niya tayo sa buong katotohanan. Kaya nga po, idalangin po natin ang mga lingkod ng ating pong Panginoon, ang mga tagapaglingkod ng kanyang salita, na ang mga lingkod ng Diyos na ito ay tunay na puspusin ng ating Panginoon ng kanyang kapangyarihan. At upang ito po ay maganap, mga kapatid, ay kinakailangan meron po munang unang mangyari sa puso at sa kaluluwa ng bawat lingkod ng Diyos o bawat tagapaglingkod ng salita ng Diyos. Kinakailangan sa kanilang mga puso ay tunay na tumalikod po sila sa kanila pong sariling karunungan, sa kanila pong sariling pamamaraan, sa kanila pong mga sariling mga kalakasan, sariling mga inaasahan, mga kapatid. Tunay na lubos at ganap na manampalataya lamang, sumalalay lamang sa ating pong Panginoong Diyos. At sa madaling sabi, hanggat hindi nagpapakumbaba ang mga tagapaglingkod ng salita ng Diyos, ay tunay na hindi may hahayag ang hiwaga ni Kristo. Subalit habang nagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon, ng mga tagapaglingkod ng salita ng ating Panginoon, ay lalong lumiliwanag si Kristo sa puso. Una, ng mga tagapaglingkod ng salita. Ikalawa, doon sa mga nagsisitanggap ng salita ng Diyos. Mga kapatid, dito ay makikita po natin na meron pong bagay na binanggit si Apostol Pablo. Ang sabi po niya na dahil din dito ay may mga tanikala ako. Dito ay alalahanin po natin, mga kapatid, hindi lamang ang espiritual na bahagi ng mga
na kinakailangan na kinakailangan ng mga lingkod ng Diyos. Kinakailangan ay alalahanin din po natin sila sa ating panalangin patungkol po sa kanila pong mga kahirapan na nararanasan sa kanila pong paglilingkod. Mga kapatid, ang sabi po ni Apostol Pablo, dahil po sa hiwaga ni Kristo, dahil sa salita ng Diyos, ay may mga tanikalasya. At sa mga sandaling ito ay isipin po natin ang ating po mga kasama, ang ating po mga kapamanggagawa, na marahil sa panahong ito, kung wala man silang mga tanikala na katulad ni Apostol Pablo, ay dumadaan sila sa mga iba't ibang uri ng pagsubok, iba't ibang uri ng kahirapan dahil sa salita ng Diyos. At isama po natin sa panalangin ang mga lingkod ng Diyos na tunay na dumaranas po ng mga pag-uusig, dumaranas po ng panlalait. At aminin po natin, mga kapatid, may mga bahagi po sa mundo na napakadali pong ipangaral ang salita ng Diyos sapagkat malaya tayong nakakapagsalita. Subalit may mga bahagi din po sa mundong ito, may mga iba't ibang lugar sa mundong ito na pinagbabawal ang pangangaral ng salita ng Diyos. At ako po ay naniniwala na darating ang panahon na magkakaroon po ng laganap na pag-uusig, mga kapatid, na sa buong mundo ay uusigin ang mga nangangaral ng salita ng atin pong Panginoon. At dito po ay alalahanin po natin ang mga lingkod ng Diyos na ito. Marahil sila po ay discouraged, marahil sila po ay tunay na pinanlulupaypayan, marahil sila po, mga kapatid, ay tunay na naguguluhan, marahil sila po ay dumadaan sa madilim na bahagi ng kanila pong mga buhay. Alalahanin po natin sa panalangin ang mga kapalingkod natin sa ating Panginoon. At kung ang biyaya ng Diyos ay kinikilos po tayo, bakit hindi po natin din sila tulungan sa kanila pong mga kalagayan? Marahil ay hinihipo po tayo ng ating Panginoon na sila po ay ating damayan, mga kapatid. Hindi lamang sa pamamagitan ng panalangin, kundi sa pamamagitan ng mga bagay na kanila pong mararamdaman, makikita, mga kapatid. Sila po ay ating tulungan sa kanila pong kalagayan. Praise the Lord. Sa ika-apat na kabanata, ang sabi po dito, upang ito'y aking maihayag, gaya ng aking nararapat na salitain. Dito po ay makikita po natin ang apoy ni Apostol Pablo, at hindi lang yung kanyang apoy, kung hindi yung kanyang kaseryosohan at sa pangangaral ng salita ng Diyos. Malaki po ang kanyang tingin dito po sa kabanalan ng Ebanghelyo ng Diyos. Ayaw po niya itong mahaluan. Ayaw po niya itong ayaw niyang ibaba ang kalidad ng Ebanghelyo ni Kristo. Kung ano ang Ebanghelyo ng ating Panginoon, kung sino si Kristo, ito ang kanyang nais ipangaral. Ayaw niyang bawasan si Jesus, ayaw niyang bawasan ang mensahe ng Panginoon. Ayaw niya itong dagdagan, ayaw niya itong maging malagnaw, ayaw niyang ibaba ang pamantayan ng ating pong Panginoon. Kaya dinadalangin po, sinasabi po ni Apostol Pablo na nais po niya na ihayag niya ang salita ng Diyos, ihayag niya ang Ebanghelyo gaya ng nararapat na salitain. Ang kanyang pamantayan ay walang iba kundi si Jesus. At dalangin po natin ito sa ating Panginoon na ang maging pamantayan ng pangangaral ng Ebanghelyo ay hindi po ang tao o hindi po ang mga popular na naririnig natin sa mga panahong ito. Ang pamantayan po natin dito ay hindi yung kung anong gustong marinig ng tao,
Ang pamantayan po natin ay hindi yung kung ano ang usong pinapangaral ngayon. Ang pamantayan po natin dito ay hindi po kung ano po ang makahihikayat sa mas maraming tao, kapatid. Hindi po yun ang pamantayan ng ating pangangaral. Ang pamantayan ng ating pangangaral ay walang iba kung hindi si Kristo Jesus. Hallelujah. Kaya po, ito po ang ating pong isama. Dalangin po natin na ito po ang ating pong maisama sa ating pong pananalangin sa gabing ito. Panalangin po natin ang mga tinawag na mga tagapaglingkod ng salita ng Diyos. Panalangin po natin ang pagbubukas ng ating Panginoon ng pintuan para sa kanyang salita. Ipanalangin po natin ang kapangyarihan ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, ang habag ng Diyos sa mga lingkod ng ating Panginoon upang kanila pong masalita ang hiwaga ni Kristo. Ipanalangin po natin ang mga nangangaral ng salita ng Diyos sa panahon ng kanila pong pagsubok, sa panahon ng kanilang mga panikala. Ipanalangin po natin ang mga naglilingkod sa ating Panginoon, ang mga naghahayag ng salita ng Diyos na ito po ay kanilang maihayag na katulad sa nararapat na maihayag ang salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid, at marami pong salamat sa gabing ito sa atin pong Panginoon na nagbigay sa atin ng pagkakataong may bahagi ng salita ng Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pagpanahin po kayo ng ating Panginoon. Salamat, Pastor Noel. Salamat po, Pastor. Painawa kayo ng ating Panginoong Jesus. Narinig po ninyo ang ating lesson sa gabing ito, ang kamagat, pananalangin tungkol sa tagapaglingkod ng Panginoong Jesus. Ang ating pong scriptures ay galing sa Koloso 4, versikulo 2. At natunghaya natin ang ibinahagi ng ni Pastor Noel sa bawat talatang ito. At nawa ay nagkaroon kayo ng how do you call that? Upang malaman natin kung ano ang ating ipapanalangin, lalong-lalo na sa ating mga tagapaglingkod. Hallelujah. Salamat, Pastor Noel, na muli. Tayo po ay darako na sa ating mga prayer requests, praise report. Lalong-lalo na ang mga nakikinig na silent listeners at ang mga nakikinig sa ibang bansa. Kung kayo po ay nakikinig sa gabing ito, ito po ang Glory Tabernacle Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Broadcasted globally po tayo sa gabing ito at sa mga nakikinig dito at sa ibang lugar, nakabukas na po ang ating linya. Sino po ang may mga prayer request sa gabing ito? Hi, Pastor Marina. Magandang gabi po. Hi, Sister Lila. Kung pwede po natin itaas sa panalangin si Sultan na makapasa po siya sa interview niya sa isang universidad sa California. Salamat po. Okay. Si Sultan po yung anak ng landlady ko na iba ang pananampalataya, pero nananalig po sila na natutulungan sila ng Panginoon at humihiling sa ating panalangin din. Thank you po. Okay. Sister Claire, can you lift up Sultan and all those who need?
everyone who needs the Lord. Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. We thank you, Lord, for this Tagalog prayer line live. We thank you for the word that we heard from Pastor Noel. And Lord, we want to lift up all those on this prayer line, even the silent listeners. Lord, we lift up your people tonight. We lift up Sister Lila's prayer request for Sultan, who is in California going to college, Lord God. Lord, we pray your blessing upon him, and we thank you, Lord, that he passed, Lord God. And Lord, we pray your protection, your traveling mercy, and Lord, guide him, direct him, bring him to salvation, Lord God. Let him come to know you, Lord Jesus. And Lord, we also pray for all those who still don't know you yet, Lord, that they may come to know you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Sister Claire. You're welcome. Hindi ang tagumpay o yaman sa buhay, hindi karangyagan ang aking inaasam. Hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay kong ito. Sa'yo lamang naglilingkod, sa'yo ako ay susunod, sa'yo, Panginoon. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Sister Claire. You're welcome. Sino pa po ang nasa linya sa gabing ito na may mga prayer requests? Nakabukas po ang ating linya. Ipanalangin natin ang ating mga kapatiran na patuloy na naghahanap ng mga trabaho, mga apartments na kanilang matutuluyan, at gayon din ang mga nagdaranas ng mga financial hardships sa mga araw na to, at gayon din ang mga may sakit at ang mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Maari kong tawagin si Sister Lila. Hi, Sister Marina. Yeah. Doon sa may sakit, I think si Odessa, meron siyang pain sa shoulder niya. Oh. At yun din ang naghahanap pa rin siya ng trabaho. So, ilipayak din natin siya. At ang ating mga kapatiran, si Samantha, si Marilyn, I think, si Juliet, at I have also some prayer requests. At ang iba pang humingi sa atin ng mga prayers for a job. Okay, Sister Lila? Okay. Salamat po, Panginoong Diyos, sa gabing ito. Kami pinagkalooban niyo ng pagkakataon na makakapagbigay pa po di at salamat sa inyo. Mahal na Diyos, kami po ay naniniklohod sa inyong habag na kaawaan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga kapatiran sa gabi ito na nakikinig
na may kanya-kanyang problema at karaingan, sakit sa pangatawan, lalong-lalo na po si Sister Edessa. Tinataas po namin siya sa inyo sa gabing ito na may pananakit ng balikat, Panginoon. At nawa po ay po inyo ang balikat niya na maging normal ang pakiramdam niya. At higit sa lahat din po ay pinagmamakaawa namin sa inyo na nawa ay makakit. Pagkalooban niyo po siya ng trabaho, Panginoon, na naayon sa inyong kalooban, Panginoon. At sana po ay patuloy siya makapaglingkod sa inyo bilang inyong anak, Panginoon. Basan mo po silang mag-asawa, gayon si Sister, si Brother Robert po, Panginoon. Buklirin mo po sila ng inyong pagmamahal ng inyong kapayapaan at nakasin niyo po ang kanilang mga pananampalataya, mahal na Panginoon. Tinataas din po namin ang mga kapatiran na sina Sister Samantha, Sister Marilyn, na naghanap din po ng mga trabaho, Panginoon. Nabay biyayaan niyo din po sila ng maayos na trabaho. At gayon din po, Panginoon, si Sister Juliet ay nangangailangan po siya ng lubos na kagalingan at kalakasan ng pangangatawan mula sa nakadaan niyang karamdaman, Panginoon. Salamat po sa pagpapagaling na ipinagkaloob niya sa kanya at siya po ay nakauwi sa kanyang bansa at nakabalik po muli sa Amerika. Basbasan mo po ang kanyang pamilya, Panginoon, at pagkalooban po ng matibay na pananampalataya sa inyo. Kung sino man po ang hindi pa nakakakilala at lubos na pananampalataya sa inyo, sa kanyang pamilya, Panginoon, hari nawa po ay makilala po nila ang inyong kadakilaan at kabutihan, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Panginoon, sana po ay tumanggap sila na sa katotohanan na kayo po ang tanging Diyos at tagapagligtas namin, Panginoong Jesus, walang iba. Panginoon, tinataas din po namin ang lahat ng mga nangangailangan ng trabaho, nangangailangan po ng mga apartment, bahay na matutuluyan. Tinataas din po namin sa inyo ang lahat ng mga nangangailangan ng financial na pagpapala, Panginoon, lalong-lalo na po ang mga pamilya na may mga pinag-aaral po, Panginoon. Kaawaan niyo po sila na nakapag matustusan, pagkalooban niyo po sila, Panginoon, ng sapat na kakayahan na makapagtrabaho, pagkalooban mo po sila ng lakas ng pangatawan at kaawaan niyo po sila, Panginoon, na matustusan po ang lahat ng kanilang pangangailangan. Gayon din po ang lahat ng mga may sakit sa gabi ito ay amin pong itinataas inyo na ituon po sana nila ang kanilang mga mata sa inyong mapagparang pagliligtas at pagpapagaling. Mahal na Panginoon Diyos, kami po ay kaawaan ninyo at na ibinabalik po namin sa inyo ang lahat ng aming papuri at pasasalamat. Salamat po, Diyos Ama, sa pangalan po ni Jesus, inyong anak at aming tagapagligtas. Kaisa po niyong Diyos, Espiritu Santo. Diyos magpasyaw ng hanggan. Amen. 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 Salamat, Sister Lila. God bless you po. God bless you. Napakinggan natin sa gabing ito ang ating ibinahagi ni Pastor Noel. Ipanalangin natin sa gabing ito ang mga ginagamit ng ating Panginoong Jesus, ang mga manggagawa, ang mga nagtuturo, ang mga nagbabahagi ng salita ng Panginoon. At gayon din ang sino mang ginagamit niya sa kanyang hubasan, mga misyonaryo,
ang mga pastor, evangelist, at gayon din ang mga kapatira na ginagamit niya sa kanyang mga ginagawang ministeryo. Hallelujah. Tinatawagan ko si Sister Merly. Magandang gabi, Pastor Marina. Magandang gabi naman, Sister Merly. Kung meron ka pang ibang prayer request, pwede mo na rin itaas, okay? Hallelujah. Panginoon, sa gabi nito, kami po ay naririto tumuli sa pananalanginan, Panginoon. Salamat po at dinala mo po ang bawat isa, Panginoon, upang kami makiisa po, Panginoon, sa panalanginan nito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa gabi nito na tunay po na nandyan po ang presensya mo, Panginoon. At bago po ako manalangin sa gabi nito, Panginoon, at lumapit sa banal mong presensya, Panginoon, ako po ay humihingi po, Panginoon, ng paglilinis, Panginoon, ng banal mong dugo, Panginoon, sa aking puso at isipan, sa aking kaluluwa at espiritu, Panginoon, at alisin mo po, Panginoon, ang mga bagay na hindi po mabuti, Panginoon, sa loob ng pagkatao kong ito, Panginoon, upang sa ganun, Panginoon, ay malaya kang kumilos, Panginoon, sa pananalanginan kong ito, Panginoon. At muli po, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, yung mga pastor, Panginoon, mga ebanghelista, mga guro, Panginoon, mga missionary, Panginoon, sa iba't ibang dako ng bansa na patuloy mong ginagamit, Panginoon, mightily. Patuloy mo po sila, Panginoon, ingatan, Panginoon, sa kanilang pagtuturo, Panginoon, sa pangangaral ng iyong salita, Panginoon. Wagahan mo sila, Panginoon, ng iyong banal mong espiritu, Panginoon, at ikaw po, Panginoon, ang patuloy na kumilo sa kanila sa pamamagitan po ng banal mong espiritu, Panginoon, sa kanilang mga puso po, Panginoon. At ganun din po, Panginoon, dalangin din po namin yung mga kapatira namin pinangihinaan, Panginoon, sa kanilang pananampalataya. Palakasin mo sila, Panginoon. Ikaw po ang nakakaalam, Panginoon, sa puso ng bawat isa, Panginoon, sa aming mga kapatiran po sa iba't ibang dako ng bansa, Panginoon. Itago mo sila, Panginoon, sa iyong sa krus, Panginoon, at ikaw po ang patuloy na kumilos po, Panginoon, sa mga mananampalataya po, Panginoon, maging sa bansa nito, Panginoon. Wala po kaming kakayahan, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, sa mga bagay nito, kundi sa iyo lamang po kami patuloy po dumidepende, Panginoon, nagtitiwala po, Panginoon, sa bawat ginagawa mo sa aming buhay, Panginoon, sa patuloy na purpose mo, Panginoon, sa buhay po ng bawat mananampalataya po sa iyo, Panginoon. At muli po, Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, ng mga mahal namin sa buhay, Panginoon, mga kapatid, mga pamangkin, mga magulang, Panginoon. Katagpuin mo rin po sila, Panginoon. Bigyan mo sila, Panginoon, ng pag-asa, ng buhay, ng kaligtasan po, Panginoon, sa kanilang kaluluwa, Panginoon. At dalangin ko rin po, Panginoon, na patuloy mo, Panginoon, bigyan ng kapangyarihan, Panginoon, ng buhay, Panginoon, ang mga ginagamit mo, Panginoon, sa iyong kalwalatian, Panginoon, na aming mga kapatiran na patuloy pong humahayo, Panginoon, upang mangaral, Panginoon, at ibahagi, Panginoon, ang pag-ibig mo, Panginoon, na nais mong katagpuin, Panginoon, sa iba't ibang dako ng bansa, Panginoon, at ganun din po sa mga mahal namin sa buhay, Panginoon. Salamat po sa gabing ito, Panginoon, sa bawat isang naririto, Panginoon, sa buhay po ni Pastora Marina, Sister Claire, Panginoon, Pastor Mel, Panginoon, na patuloy mo silang ginagamit, Panginoon, sa prayer line na ito, Panginoon,
at sa Amanda ko po sila pumunta, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na patuloy ka po, Panginoon, na may ginagawa, Panginoon, sa kanilang buhay po, Panginoon. Sa patuloy na kalooban mo, Panginoon, ang ginagawa mo, Panginoon, sa kanilang buhay. At maging sa bawat isa po sa panalangin ng ito, Panginoon. Salamat po sa gabing ito, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Liwalatiin ka sa lahat ng bagay sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Salamat, Sister Merly. May prayer, meron din po akong healing na panalangin, Pastora Marina. Okay. Ano yun? Oo. Yung aking, yung kailangan ko ng kagalingan sa backache ko sa likod ng yung ano ko sa likod ko nananakit dahil sa weather ano at saka yung pasyente ko na si Aunt Kay ko na patuloy siyang bigyan ng Panginoon ng kalakasan medyo kasi nag-ano na siya yung nagbabago na siya yung bigyan siya ni Lord ng patuloy na magandang paghinga, ganun, tsaka yung kalakasan araw-araw, at tsaka yung patuloy na kagalingan dun sa pinsang kung si Rosini presentasyon sa Pilipinas, at tsaka yung kanyang anak na patuloy siya maging natatag sa lahat ng pinagdadaanan niya sa kanyang buhay, ganun. Ano nga ang pangalan niya? Rosini presentasyon. Yung isa, yung anak. Ay, yung anak, yung si Brother Robert Ong Velasco. Ganun. Okay. At siya saka yung... Gamit, Lord. Okay. Ayan. Yun lang po, Pastora Marina. At saka yung aking spiritual condition na tuloy akong patatagin ng Panginoon sa lahat ng atake ng kaaway. Ganun. Hallelujah. Ilang po. Amen. Salamat, Sister Merly. Ilang ano man po. Natawagan ko si Sister Jo. Yes, hello. Magandang gabi po. Magandang gabi naman, Jo. Pwede nating itaas si Sister Merly ang kanyang backache dahilan sa change of weather. Ang kanyang pasyente na magkaroon ng magandang paghinga at strength, nag-iiba na siya. Ang pangalan niya, Aunt Keiko. Gayun din ang pinsan niyang si Rosini na patuloy ang magandang ginagawa ng Lord. Nawa ay bumalik ng tuluyan siya sa ating Panginoon. Gayun din ang kanyang anak na si Robert na ginagamit ni Lord sa kanyang hubasan. At si Sister Merly naman ang kanyang spiritual condition. Hallelujah. Hallelujah. Manalangin po tayo. Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na kaisa-isa mong anak na mahal na mahal mo, na ibinigay mo po sa amin, upang kami po ay magkaroon ng salvation, Panginoon. Maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon, na kami po ay tumatawag po sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, O Lord, O God. Panginoon, sa gabing ito, O God, bago po kami pumunta po sa aming mga panalangin, kami po ay humihingi ng mga kapatawaran sa aming buhay, sa aming mga pagkulang, sa lahat po na hindi po kaayon-ayon sa inyo, Panginoon. Humihingi po kami ng iyong banal na dugo, na hugasan po kami, Panginoon. At binibigay namin lahat sa iyo ang mga kapurihan sa mabubuti po na nangyayari sa aming buhay, sa mga Panginoon, sa mga pinagdadaanan, Panginoon, na nagbibigay ng mga ng kalakasan sa amin upang kami po ay laging sa iyo ay manalangin, sa iyo ay Lord, maraming salamat, Panginoon. Lord, O God, na
You are our strength, O God, that we can run to you, Panginoon, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, sa gabing ito, Panginoon, dalayan ko sa iyo si Sister Merly, O God. Alam mo po ang desire ng kanyang heart, Panginoon. Lord, at unang-una po, O God, ay ipunghipuin ang kanyang pangangatawan, Panginoon, O God, sa kanyang pananakit, sa kanyang balikat, dahil sa panahon na naman malamig, Panginoon. At Panginoon, alam namin na ikaw po ang Diyos na buhay, ikaw po ang Diyos na manggagaling, hindi lamang sa physical, kundi sa spiritual, Panginoon. At yun din po ang kanyang panalangin, Panginoon, sa kanyang buhay. Lord, nawa, Panginoon, na patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, dalangin namin sa iyo ang kanyang na mga ba yung pangalan po nun? Ay, pasyente po, O God. Na Ankeiko. Ankeiko. Ano ba ko? Ankeiko, yes. Maraming salamat po, Panginoon, O God, na ikaw po ang Diyos na magbibigay sa kanya ng kalakasan at pahabayin mo po ang kanyang buhay, Panginoon, at bigyan mo siya ng sound mind at kung ano man po ang posisyon niya ngayon, Panginoon, Lord, we pray God na magkaroon siya ng salvation din sa iyo at gamitin mo si Sister Merly, Panginoon, O God. Lord, alam mo po na yun ang kanyang hanap buhay, kaya ingatan mo din po siya at ang kampasyente, Panginoon, O God. Lord, ganun din po ang kanyang concerns, kanyang kamag-anak na si Regino, ano kong pangalan? Rosine Presentacion. Yes, Lord, you know them by name, Panginoon. Alam mo po ang kanilang pangalan. Dalayan na yung Panginoon, God, na kayo po ang magbigay sa kanila ng salvation, ng kalakasan, at kung anong po, O God, ang kanila mga hinaing din sa buhay, Panginoon, alam namin po na tunay nga po na sinabi niyo na kayo ay manalangin sa pangalan niya ng aming Amang Jesus ay ito ay matutugunan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, O God, that you are the God that answers our prayer, O Lord, O God. Thank you, Panginoon, O God. The Lord, nothing is too hard, nothing is too difficult for you, O Lord, O God. Now, Father God, as we claim your promises, O Lord, O God, maraming salamat, Panginoon, na lahat ang promise mo ay yes and amen, Panginoon. And Lord, sa gabing ito, maraming salamat po na kami po ay nakakatawag sa iyo, Panginoon, O God, Lord, O God, na Panginoon, ang iyong tenga ay laging bukas sa amin, O Lord, O God. At Panginoon, patuloy mo, Panginoon, O God, na ang bawat isa po sa amin at ang mga pinapanalangin namin, O Lord, O God, ay laging maging focus sa iyo, Panginoon, O God, na hindi lamang po sa mga oras na may pangangailangan, kundi Panginoon, at all times, Panginoon, dahil yun po ang gusto mo, Panginoon. Lord, dalayan namin sila, Panginoon, ang bawat concern ni Sister Merly sa bawat tao na gusto niyang ipag-pray po, God. Alam namin, God, na kayo po ang hihipo sa kanila, Panginoon, O God. Maraming salamat po dahil nag-agree po kami ng hindi lamang po kagalingan sa katawan, kundi lahat po ng aspekto ng buhay nila, Panginoon, whether po physical, spiritual, financial, Panginoon, O God, lahat po ay hihipunin mo, Panginoon, O God. Lord, thank you so much po sa gabing ito. Maraming salamat po sa prayer line na ito, Panginoon, O God, kay Pastor Mel, kay Pastor Marina, kay Sister Claire, at lahat po ng mga laging faithful na andito, Panginoon. Maraming salamat sa panalangin, Panginoon. Lord, i-bless mo po ang lahat, O God. At ang lahat, Panginoon, na aming pinag-pray na why may tugon po upang sila po, O God, ay may magandang mga testimony, Panginoon. Lalong-lalo na po dun sa mga naghahanap po ng mga trabaho na matagal nang naghahanap, Panginoon. Lord, alam mo po, kaawaan mo po sila. You are the God of mercy, Panginoon, O God. Maraming salamat po.
Ama, sa kabutihan mo po, sa lahat-lahat, sa mga nananalangin sa gabing ito at sa mga nakikinig, Panginoon, at sa mga hindi nakapagkinig, Panginoon. We thank you and we praise you, Lord, O God, for this we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Pasensya na. Salamat. Oo, naku, ano ba yun? Nang Tagalog, minsan ay ano, glory to God. Thank you, Lord. Sorry po. Salamat. Are you welcome po? You're welcome. Okay. Ipanalangin din natin ang ating bansang Pilipinas, ang mga familia, lalong-lalo na ang mga kabataan ngayon. Gayun din ang mga hindi pa nakakakilala sa Kanya at ang kondisyon ng ating gobyerno sa ating bansa. Pwede kong tawagan si Sister Chit. Hello, Pastor Marina. Magandang gabi po. Chief, kumusta? Okay lang. Nagpapagaling na. Amen, amen. Continuous healing. Hallelujah. Ipanalangin natin ang ating bansang Pilipinas, ang mga pamilya, lalong-lalo na ang mga kabataan ngayon, at kung ano man ang mga kondisyon ng ating gobyerno, gayon din ang ating bansang hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Okay. Nice report. Yung pinupuntahan namin nursing home sa ito, malapit lang sa may-ari. Mayroon kaming kaibigan doon na Jewish. Uh-huh. Pero Jewish din ang magal niya. Ngayon yung magal niya is may stroke. So araw-araw yun lang ang trabaho niya. Pumupunta siya sa nursing home. Pero mukhang well-to-do talaga itong mga ito dahil tuloy kami pupunta doon. Mayroon siya, namimigay siya lang sa lahat ng residents ng kung ano-ano. Mm-hmm. So, tapos, mayroon yata na pupunta doon preacher. Oh, okay. Na nakalimutan ko kung saan ang simbahan. Pero mukhang Christian. Kasi sabi ganoon niya, pag kung totoo ang sinasabi mo na si Kristo ay Diyos, dahil sila ay naniniwala lang sa God the Father, no? Mm-hmm. Sabi niyang ganun, kung totoo yan, mga sinasabi mo, kung pagagalingin na ang nanay ko na makapagsalita, dahil hindi makapagsalita ang nanay niya dahil na-stroke. Uh-huh. Sabi niya, kung makakapagsalita ang nanay ko at magpapagaling niya, ako'y makukumbert mo. Kasama ko sa simbahan mo at ipipukulin ko si Kristo. Yun ang pagkasabi niya. So, nagsishare siya sa akin kanong nandun. Sabi ko sa kanya, Kim, you know, ang sinasabi ng Biblia, yung lahat ng tumanggap at manampalataya at naniwala sa kanya, binibigyan niya ng kapangyarihan na maging anak niya. Sabi ko, walang imposible si Kristo. Sabi kong gano'n. Ay, nung nandiyan kami, nagsalita ang nanay niya. Ang sabi, may sinabi ang nanay niya, get out! Get out! Get out! Ay, dati ko magsalita yun, sabi ko, sabi ko, your mom speak. Sabi niya, yeah, you should speak, but if you will speak fluently and continuously, I will believe. Sabi siya, sabi kami sabi, ako'y nakapagsimula na sa kanya ng salita ng Diyos. So, ang matang na lang, talagang yung magsusurrender. So, sabi ko, alam mo, hindi mo pwede i-challenge si Kristo, gagawin niya yan. Pero ikaw, magpuproclaim, ay sabi niya, magpuproclaim ako ng salita niyo. Sabi niya, narinig ko lang yung gift of Jesus. Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi niyong ni Lord. Kung meron kang pananampalataya, lahat posible sa Panginoon. Pero mabait siya. So, I pray that God will
will run the desire of her heart, and then she will be a Christian. And amen. Okay, thank you, Lord, sa gabing ito. Thank you sa mga ginagawa mo sa prayer line ito. You are full of surprises. Ay, marami kang surprises sa amin, Panginoon. Salamat po sa iyong katapatan at faithfulness sa iyong katapatan. At lagi mo kaming pinupuno, binubusog na iyong mga salita, Panginoon, Lord God. Salamat po sa mga tao na dinadala mo rito sa prayer line upang mag-share na iyong salita. Salamat po, Panginoon, at sa lahat ng mga dinilig mo mga panalangin namin na bawat sa bawat isa, Panginoon, Lord God. At ngayon, sa araw na ito, Panginoon, sa gabi nito, tinatas ko po sa iyong bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, nakita ko ngayon sa balita yung bagyo na binisita ang aming bansa, Panginoon, Lord God. Ang laki ng baha, Panginoon, Lord God. Panginoon, iligtas mo po. Marami po rin nasalanta at marami rin pong namatay. Panginoon, sa oras na ito, sipuin mo po ng iyong pagpapala, yung mga nasalanta ng bagyo, Panginoon. Bigay mo po ang kanilang pangangailangan, yung mga nasiraan ng bahay, Panginoon, Lord God. Oh God, wala pong imposible sa iyo. At sipuin mo po ang mga mamamayan na maniwala sila na ikaw ay tunay na Diyos, Panginoon. Buksan mo po ang kanilang mga puso na makilala kanila at magkaroon sila ng relasyon sa'yo. Bigyan mo po sila ng subo na mula sa'yo na magbabalita ng magandang balita na si Kristo, ang Panginoong Diyos, ay namatay sa krus at nabuhay na maguli upang iligtas kami sa tiyak na kamatayan at magkaroon ng buhay na walang hanggan, Panginoon, Lord God. Panginoon, buksan mo po yung mga puso ng mga tao na nalalabuan na ang tanging alam lang nila ay reliyon, Panginoon. Lord God, dapat nilang malaman na ang tunay na anak ng Diyos ay may relasyon sa iyo, Panginoon. So, Lord, ikaw po ang maghari at ikaw po ang manguna sa nangyayari sa aming bansa, lalo na ngayon, binisita ng malakas na bagyo, Panginoon, Lord God, itubay niyo po yung mga pangailangan ng mga tao, lalo pong maghihirap, Panginoon, Lord God. Oh God, hipon niyo po ang mga namumuno ng gobyerno na yung mga tulong ng ibang bansa at tulong ng kung sino-sino mga tao ay makarating doon sa mga dapat bigyan ng tulong, Panginoon, Lord God. Panginoon, ikaw po ang maghipo at magbigay sa aming mga namumuno ng gobyerno na nagay mo po yung anak mo, yung tao na may takot sa Diyos, Panginoon, Lord God. Lalo na po ngayon, malapit na naman ang eleksyon, ikaw po ang maglagay ng tunay na sugo mo na may takot sa Diyos. Ang tanging magiging batayan lang ay ang iyong salita, Lord God. Panginoon, ipunin mo po ang mga kababayan namin, Panginoon. Tuluyan po silang makawala doon sa spirito ng idolatry, Panginoon, at saka yung religion, Panginoon, malaman nila na tunay na religion. Ang tunay na pagsamba sa iyo ay magkaroon ng relasyon sa iyo. At tanggapin ka nila sa kanilang buhay upang maging sariling sa pagligtas. Sipuin mo mga kabataan, Panginoon, Lord God. At matuto sila na lumapit sa iyo at magbasa ng iyong salita para hindi sila maligaw ng landas na sa oras na ito, Panginoon, doon sa Genesis, katulad ng Simits po sa Times Square, na ikaw ay nagyalang ang ng tao katulad ng iyong after your image, Panginoon. So, Panginoon, at saka nilalang mo ang male and female. Wala na kong iba ang sinabi. So, Panginoon, na pinapanalangin namin na aming mga kabataan ay hindi nahiwalay sa iyo at nagkaroon ng tunay na identity, Panginoon, na nilalang mo kami, Lord God, para sa iyo at magpuri sa iyo. So, lapit mo po ang bawat puso ng aming mga kabataan sa iyo, Panginoon. Huwag mo po silang hiwalayan.
At lalo-lalo na huwag po silang ma-indoctrinate ng maling doktrina. Lord God. At alam lang ang pag-ibig sa iyo nga nabili sa kanilang puso. Sapagat marami ngayong kabataan, Panginoon, ang naliligaw ng mga aral na hindi yung katulad ng aral mo sa iyong salita, Panginoon. O God, pagpalayan mo pong ang bawat pamilya sa prayer line ito. Pagpalayan mo pong ang mga anak, Panginoon. Pagpalayan mo po si Pastor Mel at si Pastor Marina, ang glory sa Barnacle Church. Lord God, at yung mga sakit, Panginoon, hikuin mo po sila, Lord God. Pagalingin mo po sila, Lord God. Oh God, napakabuti mo at nagpapasalamat po kami sa mga binilig mong mga panalangin sa prayer line na ito. At yung katapatan na ito ay prayer line ay matatag at nakakarating ang prayer sa iba't ibang dako ng daigdig, Panginoon. Kung sino man po sa oras na ito, even mga silent listeners, kung hindi pa nakakakilala sa iyo, itadama mo po sa kanila ang tunay mong pag-ibig, ang iyong presensya dito sa prayer line, at sila rin ay makakilala sa iyo, Panginoon, at magkaroon ng relasyon sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga ginawa mo sa katapatan at sa pagsagot mo sa aming mga panalangin, Panginoon. Dapatan mo po ng pagpapala ang bawat isa, lahat ng mga intercessors, Pastor Mel at Pastor Marina at Lori Pagasal. Salamat po. Maralan mo yun. Amen. Amen. Salamat, Sister Chief. Sa ngalan po ng Glory Tabernacle Prayer Line, kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Kami po ay nagpapaalam na sa gabing ito. Hanggang sa muli nating pagkikita. Bukas sa Ingles at ang Tagalog sa next week again. At tayo po ay magpuri sa ating Panginoon. Okay.